Hello mga ka-ideya! Please like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more videos. Maraming salamat! Alam niyo ba kung ano ang mga party lists? Nagsimula ang party list system noong 1995 lamang bilang sectoral representatives na magiging miyembro ng House of Representatives. Sila ang may tungkuling magrepresenta ng isang sektor ng lipunan sa paggawa ng batas. Ilan sa mga kilalang party lists ay ang Gabriela na para sa mga kababaihan at ACT Teachers na para sa mga guro. Ngayong Eleksyon 2022, may 270 party lists ang naaproban ng COMELEC. Tataas ng 20% ng total ng mga representatives ay pwedeng makuha ng mga party list. Kada 2% ng lahat ng boto ay makakakuha ang isang party list ng isang seat and maximum of 3 seats kada party list. Ang sahod ng isang sectoral representative ay katulad ng mga kongresista na salary grade 31 na sumasahod ng 273,000 to 312,000 pesos kada buwan ngayong 2022. Wow, Mocha! Level up ka, girl! Bilang miyembro ng House of Representatives, ang kanilang mandato ay katulad ng mga kongresista na tagagawa ng batas. Sila din ang gumagawa ng national budget na kung saan nakaplano kung paano gagamitin ng gobyerno ang kaban ng bayan. Bilang isang representante ng isang sektor, siya ay may tungkuling isaalang-alang ang kapakanan at interes ng kanyang nirerepresentang sektor sa paggawa at pagpasa ng mga batas. Ikaw, may ideya ka bang gusto mong i-flex para sa party list na bet mo? Ideya mo, i-flex mo! Ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa isang ideya. Visit ideaph.com.